Welcome to my channel. So, alas 12 na. So, nakuchismis sa inyo, ha? So, dahil ko nabasa sa Facebook, mag-isaya lang tayo, para dire-diretso. So, bahala na akong bili mag-monetize. Mag-isaya lang tayo. Or, halo ba, halo? So, daghan ng utana, ano daw yung diferensya ng kontrata ng Hong Kong at kontrata ng Middle East? Ang laki-laki po ng diferensya ng kontrata ng Middle East at ang kontrata ng Hong Kong. So, ganito yan. Ewan ko, hindi ko maintindihan na kung iisipin, malaki ang babayaran ng mga employer na kanilang kukunin mga helper mula sa Pilipinas kung ikukumpara natin sa Asia country. Kasi, as far as I know, is ang isang helper na kukunin mula sa Pilipinas ng taga Middle East is, I think it's 280,000. So, depende yun sa Middle East na bansa. So, may iba is 180,000, may iba is 280,000. Ganun kalaki. While dun sa Asia country, medyo mababa. Pero hindi ko maintindihan na ang nakapaloob sa loob ng kontrata ay not most, but 101% sa bansang Middle East, ang gitnang silangan, hindi talaga nasusunod kung anong nakasulat sa kontrata ng mga helper. Isa na dyan yung 8 hours. Hindi talaga yan nasusunod kung anong nakasulat sa kontrata. Ito ay sa bansang gitnang silangan. Yung 8 hours, yung pahinga na 1 hour, isang araw or isang oras na pahinga, hindi yan nasusunod. Nakasulat din yan sa kontrata. Yung everyday na weekly off, hindi yan nasusunod dito sa gitnang silangan. Tsaka yung iba pa nga is walang mga insurance or walang mga medical insurance, hindi ko po kinukuna ng amo. At tsaka talagang 101% talagang hindi nasusunod kung anong kasulat sa kontrata. Na kung iisipin lang natin, is pwede naman yan nasunod. Kasi ang kontrata kasi is between the government. Diba? So sana yung nagpapalakad ng lahat ng mga papeles, yung mga ehensya, yung mga agency, kasi ang nagpatupad ng batas, pag ang kontrata, andyan na. Dapat kasi yung nakapaloob sa kontrata, mismo ang agency, ang foreign agency dito sa gitnang silangan, is kasi sila ang may communication sa mga amo na kukuha sa'yo, di ba? So, dapat sila ang makipag-usap doon sa mga employer at ipaliwanag sana nila doon yung mga nakapaloob sa kontrata na halimbawa yung 8 hours na trabaho, yung sapat na bachelor. Kung ano yung tawag nito, yung nakapaloob, dapat sila yung may ano, sila yung nakipag-usap doon sa mga amo dito sa gitnang silangan. Sila yung ahensya, yung agency, yung foreign agency, sila makipag-usap doon sa mga sa employer na ganito yung nasa loob ng kontrata. Kasi pinirmahan naman yan eh, pinirmahan din naprubahan ng gobyerno, pinirmahan ng employer at pinirmahan ng helper yan na nagpapatunay na talagang susundin kung ano nakapaloob doon sa kontrata, kaso hindi talaga nasusunod. Sa, dapat sana yung employer at saka yung agency dito sa ibang bansa ang siya makikipag-usap doon sa mga employer na kukuha na ito yung nakapaloob, kailangan ito susundin, dahil kapag hindi ito nasusunod, pwede namin i-form out yung mga helper nyo. Dapat ganun sana. Talagang masusunod naman talaga yan kung ano nakapaloob sa kontrata. Kaso hindi eh. Pati yung mga passport na dapat ang may karapatan lang na humawak ng pasaporte is
yung government, the Philippine government, and ikaw na may-ari ng pasaporte mo. Nobody could hold the passport, kundi ikaw lang talaga. Pero, ang nangyari, pag nakuha ka na ng employer mo, ang passport mo hindi mo na mahawakan. Makahawakan mo lang yan pagtapos na ang kontrata mo at pauwi ka na ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. So, lahat, 101% talaga na hindi nasusunod kung anong nagpaloob sa loob ng kontrata. No? Hindi ko intindihan. Yan yung isa sa mga question ko na kung bakit hindi talaga sinusunod. Alam mo po ano, problema kasi yan ng agency, ng foreign agency. Ang Pilipinas na ahensya is, kumbaga wala silang communication doon sa employer. Kasi nasa gitna ang silangan, ang agency ng gitnang silangan sana, at ang employer, sila lang ang may contact eh, sa kukunin helper. So dapat sila doon, sila ang magpapaliwanag doon sa mga employer. Kaso hindi nila ginawa. Pagkatanggap ng pera, wala na silang pakialam, ganun. Hindi nila at minsan sasabihin pa, hindi talaga na yan nasusunod. Na-encounter ko yan, tested and proven. Kasi nagkasagutan kami ng agency, sinabihan ko pa nga sila na, so ano pala yung kontrata na pinirmahan ko, pinirmahan ng employer, at pinirmahan ng gobyerno at agency nyo. So palamutik pala yan, walang kwenta. Minsan, yun yung nawala silang masagot sa akin. So ang kaibahan naman sa Asia country with Singapore, Malaysia, and Hong Kong, ang kaibahan naman, lahat ng nakasulat doon sa kontrata, talagang nasusunod yan. Lahat-lahat nasusunod yan. Yung yung oras ng trabaho kasi minsan lampas, pero okay lang yan. Pero yung weekly off, yung mga incentives, yung mga holiday, nasusunod yan sa bansang Asia country. So, hindi ko maintindihan. Kung bakit sila nahihirapan sa bansang may delays na ipaliwanag yun sa mga employer. So, minsan naiisip ko pera-pera lang talaga ang mga ahensya. So, ayan guys, ang laki talaga ng kaibahan ng kontrata ng Middle East at ang kontrata ng Hong Kong, Asia country. Talagang na, sa Middle East, 101% hindi nasusunod. Sa Hong Kong, nasusunod kung ano ang nakapaloob sa loob ng kontrata. Sa Asian country, pag hindi mo gusto yung employer mo, hindi kayo magkaintindihan, you can break your contract. Yun ang nakapaloob. Samantalang sa Middle East, nakapaloob din na anytime na hindi mo gusto, pwede ka mag-break ng contract, but definitely hindi talaga nasusunod yan. Magagalit pa ang agency pag sinuulit kayo ng mga amo nyo sa agency. So, ayun lang guys. Isa yun sa mga question, bakit nahihirapan sila na supposed to be sa bansang Middle East, dapat lang may communication ng foreign agency at ang employer at ang agency dito sa ibang bansa. Dapat sila magpag-communicate at magpaliwanag sa ano nakapaloob sa loob ng kontrata at ipaliwanag ng maigi at sasabihin na pag hindi nasunod, pwede na may i-call out yung helper nyo. But definitely, hindi talaga nasusunod. So, hindi ko maintindihan. Siguro nahihinayang sila sa pera dahil pag ibinalik, syempre, sa uling yung pera. So, parang maraking kalawan na sa pansin ko. So, yun lang ang mahirap, guys. Tsaka, talagang mag-question masisiting talaga sa utak. So, ayun na guys. Thank you for watching my video. Please subscribe. Bye-bye.